Magganto ka. Char. Live ganto. Heart. Heart. Dito sa kabila. Sa kabila. Dikit mo dyan. Ano ba yan? Ano ba? Huwag na nga. Huwag na. Back to my channel. So for today's video, interviewin natin ang nasa PBA bubble because I promise na i-update namin kayo sa mga nangyari doon. So please welcome. Hi guys. Hello, hello. Hi. Hello, hey, hello. Hi. Hi. Okay, so kamusta ka diyan, Life? Okay naman ito. Miss ko na kayo. Miss ka na rin namin. Ilang days ka na ba dyan? Hindi ko alam. Seven days at ata. Tama ba? Mga 1 week na rin. Oo, one week. O sige, kwentuhan mo naman kami. So basically, Life, ito ay update lang. Kasi syempre gusto nila ng updates from you. So, Life, sabi mo naman sa amin yung daily routine nyo dyan. Like syempre, pagising nyo, what do you do? Like nagpa-practice ba kayo agad? Kain, ganyan? We basically kain, tulog, practice, then kain, game. ganun lang siya every day, repeat lang siya. So we practice every day, kahit may game kami ngayon, the next day we still have to practice. Okay, yung food nyo is from the team like NLEX or from PBA? I think it's from the PBA naman. Okay naman siya, medyo healthy, and then minsan medyo not so healthy, pero okay lang, madala naman kami mga pagkain namin. So, you know, we're okay naman with food. Anong ipapadala kong food dyan? Wala. As of now, medyo madami pa eh. Meron pa tayong madami stock, ka pang food. Okay. Sige, Life. So, di ba, pagdating nyo, nag-swab kayo, and then dun muna kayo, tapos inintay yung result, and then, okay na. But after ng first game, di ba, nag-game na kayo? After ng first game, meron pa bang safety measures na ginawa? Like, tinest ba kayo, or hindi na, dire-diretso na yun? Actually, merong swab test yung first group, yung first batch bukas. Pero kami, sa September 18 pa yung swab test namin. September? October na lang. October 18 pala. October 18 pala kami. Di ba nag-birthday ka na? Oo nga, kalimutan ko eh. Well, lahat naman ito, puro medyo safety kami kasi kahit lumalabas kami ng hotel, naka-face mask, face shield kami. Pumunta kami ng game, naka-face shield, face mask. Ganon ka safe yung ginagawa namin dito. Kahit nasa bus nga kami. Are you allowed, Life, to like mingle with other teams or hindi? Depende naman. Pwede naman siguro kasi we're roommates with Meralco eh. Katapat lang namin sila eh. Same floor lang kami ng hotel. So, pag nagkikita kami sa daan, nag-uusap kami, ganun. Parang normal lang. Pero once na lumabas na kami ng room namin, medyo, tsaka ng hotel, medyo safety na. Eh, nakamask na kami lahat yun. Okay. How about yung mga hotel personnel? Nakikita nyo sila? Or yung food ba, dinideliver sa labas ng door, tapos kukunin nyo yung... Yes. Nasa labas lang ng door namin. Oo, doon na nilagay. Tsaka yung mga nag-work dito sa hotel, nakakan talaga sila. Naka-PPE, tsaka face mask, face shield. Kompleto sila, just to be safe. Which tapos is okay like, naman for yun? Us. Like, paano if, kunyari, may gusto kayong hotel food? Do you order? Yes, you can order naman, but you have to pay. Ah, KKB. Yeah. Kaso nga lang, wala akong pambili, kaya di ako mo-order. Walang pera. Wala akong pera, no? Kapalalahan kita. Pero, like, okay lang. They send you food 3 times a day? Or may merienda? 3 times a day. Wala, 3 times a day. Walang merienda? Wala. Okay, sige. So, Life, since natalo kayo last game against Ginebra, we want to know kung ano yung sinabi ni Coach Yang sa inyo. Well, he was mad.
not mad mad, pero medyo kansya kasi gusto niya rin manalo. At the same time, alam naman namin sa sarili namin na kaya namin yung game, pero siguro we just had a bad game and they had a good game. Yun nga, we didn't take advantage of LA not playing that much and Japet as well. Yun, medyo nag-step up yung ibang players nila and sa amin walang masyadong nag-step up. Yun, outcome, natalo kami. Pero it's a lesson learned for us. Baka next game medyo makabawi kami, maka-adjust kami. Yeah, we have a game tomorrow, right? Yes, against Magnolia. How ready are you for Magnolia? We have game plans naman. Ready na din. Medyo eager. Medyo gigil sa bawi. Pero alam naman natin, medyo mahirap yun. Kasi alam natin, I think Magnolia's in shape. They're all in shape. And they're eager to play as well for the yung nga, first game nila. So, Life, would you know, ikaw yung tinanong ko. Kasi, di ba, yung mga wives, nagpapadala ng mga food dyan every now and then. Anong gusto well, mong dalhin, Connect? Well, may schedule naman sila eh. I think our schedule is weekly. Every Friday. Yun nga, okay. Medyo ngayon, wala naman akong kailangan eh. Medyo okay pa naman ako dito eh. Pag madaming food kasi dito, kung ano-anong kinakain ko, tumataba ako eh. Kaya mas okay siguro pag wag ka muna magpadala. Wag? Si Mamas kasi nagpapadala siya eh. Hindi, padala mo. Pwede mo lang padala sa team eh. Tapos kukunin niya lang dito. Okay. Sige, Life. What do you think are the disadvantages and advantages of being in the bubble? Like, di ba, kasi before pa ng bubble, coaching was asking you guys kung okay ba sa inyo na sa isang lugar tayo, maglalaro tayo, or maglalaro kayo, tapos uwi kayo sa pamilya nyo? Di ba, parang tinanong niya yun before? Yes. So, what do you think, mas okay na nasa bubble kayo? Siguro sa akin, medyo mas okay na hindi sa bubble eh. Kasi nakapag-prepare ako ng sarili kong food and I get to be with you guys. Merong kasi akong ritual na ginagawa before ng games. Alam mo 'yan, 'di ba? Yeah. Hindi mo na nagagawa. So dito hindi ko masyadong nagagawa yung katulad na lumalabas kumakain tayo or ikaw nagpe-prepare ng food ko. Dito kung ano lang yung food sa hotel, yun yung kinakain ko. Tsaka at the same time medyo nakaka-miss kasi yun nga, wala kayo sa mga stands na pag naglalaro kami, siyempre pag may magandang nangyari, nag-cheer kayo para sa amin. Dito, wala eh. Magbi-virtual fan ako bukas. Nakita mo ako doon sa screen. Yun lang. Okay, so yun yung disadvantage. But the advantage, yung advantages, siguro, ano sa tingin mo? Ang advantage, kasi sanay naman yung LX, wala pa masyadong fans eh, di ba? So sanay kaming maglaro na wala masyadong fans. Yun. Yun lang? Wala ako masyadong nakikitang advantage namin, pero... Kasi sad ka, no? Di naman. I think advantage is more on focus. Parang naka-focus kayo. Siguro, yun, as a team. Pwedeng ganun. Kamusta yung mga paglalaba mo? Challenging eh. Pero nag-i-enjoy ako kasi bago yung washing machine na maliit na dinala ko. Nag-i-enjoy ako tapos sinasabit-sabit ko lang dito sa room namin yung mga nilabang ko. Amoy downy. Ayan, bango. Tsaka, pan din pala, okay din pala na ikaw yung naglalaba ng damit mo. Kaya, hindi mo pinaplan siya? Hindi naman kailangan kasi practice lang. Tsaka, yung ganito lang yung mga damit, mabilis lang matuyo at saka hindi siya kusot eh. Hindi siya lusot. Ano yung kusot ba yun? Gusot. Gusot yung ganun. Gusot. So, di ko nga nagagamit yung nabili kong mga damit eh. Di ba yung mga bago? Di ba may isang maleta ko yung for the game ginagamit ko. Dapat gagamitin ko sa pagpunta ng AUF, sa gym. Hindi ko nga nagagalaw eh kasi sayang lang eh. So yung mga ginagamit ko lang, ito lang, alos everyday ko na lang ginagamit pag pumunta ng game. Kasi wala naman nakakita sa akin eh. Tinatamad ka kasi maglaba? Hindi, mas madali kasi labhan.
natakot ako sa mga bago akong damit, baka masira pa eh. So hindi ko siya ginagalaw, tinago ko lang sa isang maleta. May mga specific of clothes lang ako na ginagamit to go to the game kasi wala naman nakakita sa akin eh. Saka medyo malayo yung mga tao, hindi kami nakikita eh. Kaya okay lang sabihin sana, uy, same clothes ka lang ah. Okay lang yun. At least nalalabang ko naman. At saka mabango. Oh, so, pag-uwi mo dito, maglalaba ka na. Medyo mahalata yung rate ko sa paglalaba. Life, paano yun? Diba, ilang teams kayo na dyan, tapos everyday may practice. Paano yun? Like yung rotation sa gym. We do it by schedule. May schedule yung every... Kumbaga, one team has to be there by 7 to 9. Tapos next is 9:30 to 11:30. Tapos 11, parang ganun. Okay. Saka pero two venues. Isang venue lang siya, pero dalawa yung court sa venue na yun. Ah, okay. So, one venue lang. Tapos, two courts. Tapos, yes. Yung NLEX, morning, you jog? No life. Dati, twice a day kami, ngayon, medyo once a day na kasi may game na kami. Ah, okay. So, iba yung before the games. Tapos, ngayon, lahat, once a day na lang kayo. Lahat kami may schedule eh. So, morning, pwede sa weights. Gabi, sa court, mga ganun. By schedule, lahat ng ginagawa namin dito. So, okay naman kayo sa schedule. Like, hindi naman siya nakakapagod for you guys. Bakit? May choice ba kami? Hindi, syempre. Bawal sabihin nyo, nakakapagod po kami sa ginagawa namin. Ganun. Eh di, napapagod kami. Eh di, gusto mo, wala kami ng trabaho sa PBA Life. Hindi, I mean, yung kung masyadong tight ba yung schedule or, di ba? Like, di, nakaset naman yung schedule namin. As in, nakaset na yung schedule namin eh. Wala kaming choice but to follow it. Okay. Sige. What else? Ano pang gusto mong ikwento sa kanila? Paano pala kayo magpapagupit dyan? Wala? Wala nga eh. Wala. Papahabaan na ng buhok. Pahabaan na lang kayo ng buhok. Gusto mo ba ipakalala yung roommate mo? Who's your roommate? Ports, mag-hi ka nga dito, Ports. Mag-hi ka dito. Mag-hi ka lang dito. Punta ka dito. Ito yung pinaka-pogi kong roommate, oh. Kaso, medyo, ano eh. Lalaki yung nahanap eh. Ay, sorry. Joke lang. Ah, si Chris Porter yan, na pinakagwapo sa team namin. Rookie ako siya. Ako yung pangalawa. Hindi. Second year na. Second year. Sabi ni Van, hello po. Okay, life. So, sige, tapusin na natin to. Alam ko pagod ka na and you want to sleep na. Kasi maaga ka pa bukas. So, your message to... our viewers, yung sa viewers ng vlog natin and sa NLEX fans. Just want to say, keep supporting this, tawag yung vlog ba to? Vlog mo ba to? My vlog! Yeah! Okay. Please keep supporting my wife's vlog. You guys can share it. Ano pa ba? Anong gusto mo na? Yun lang ha. Sana mag-enjoy kayo sa... yun niya. Sana mag-enjoy kayo sa pinag-usapan namin. Saka may update din kayo kahit paano. And sa mga NLEX fans, just wanna thank you guys for the support. Matalo, manalo, andyan kayo para sa amin. And especially sa mga PBA fans, maraming salamat. Ginagawa namin to para sa inyo, just to give you guys entertainment. Alam naman natin sa panahon natin ngayon na may pandemic, at least sa part namin, nabibigay namin yung konting kasiyahan at saka to uplift na nakikita nyo na may sports na nangyayari ngayon. Saka shoutout pala kay Tom Willie for making this PBA happen. Maraming salamat. Yun lang, life. Yun lang. Okay, say bye. Say bye, guys. Bye, guys. And I'll see you guys soon in the next update. Tama ba? Tama, yes, on the next update. Yeah, okay. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to subscribe. Bye. Okay, bye. Bye-bye. Bye, like. Bye. Love you, bye. Okay, that is it, guys, for this video today. So, sana na-update kayo and na-entertain kayo. This is the most biased interview ever because in-interview ko yung asawa ko. So, anyway, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And sabi naman niya, mag-update siya ulit next time. So, please... don't forget to subscribe kung di pa kayo nakasubscribe. And thank you so much for always watching my videos, guys. Daily vlogs. Thank you for your support. See you again tomorrow. Bye-bye.